Isang magandang araw po muli sa ating pong mga nag-aabang sa second tranche, no? Sa mga nag-aabang po sa SAP update, lalong-lalo na sa mga nais na makakuha pa ng second tranche. So ngayon po ipag-uusapan po natin yung mga bagay na yan, napakalaga. June 11, 2020, second tranche ng update sa SAP distribution. So ang ilan po sa ating mga pag-uusapan ngayon, napaka-exy lamang po to. Unang-una po ay bakit nga ba na-delayed yung bigayan ng second tranche? Pangalawa, kailan niya ba talaga magbibigayan? Pangatlo, sino-sino ang makakasama o yung mga beneficiary na mabibigyan o target na mabigyan para sa second tranche? Sapagkat alam naman po natin na hindi po lahat ay mapapasama o mabibigyan. Pero nais ng Pangulo is mabigyan lahat. Pangapat, ito ay napakahalaga kaya panoorin nyo hanggang sa dulo sapagkat napakahalaga po nito. Ano ang dapat na gawin? So bago po tayo magpatuloy, by the way, ako po si ang inyo pong Kuya Berto, ang iyong Kuya Online. So marami po tayong mga topic na napakahalaga na pag-uusapan. May kabuluhan, may kalokohan, at may katotohanan ating papag-uusapan sa ating pong channel. Kaya please don't forget po, kindly subscribe po sa ating channel and click that bell notification para pag mayroon tayong bagong upload, unang-una kang makapag-notify. And of course, meron tayong mga giveaway sa ating pong channel. Kaya abangan nyo lang po yan sa channel na Kuya Berto. Ito po yung ating channel po dito is kung mapapansin nyo po is marami po tayo mga videos po na uploaded. Halimbawa po ito is SAP second tranche update, konting tulong, konting ayuda, listahan ng SAP beneficiaries, tapos yung relief registration, and napakarami pa. So marami po tayong ina-upload dito ng mga mahalagang mga bagay. So don't forget po to subscribe po sa ating pong channel. Okay, so patuloy po tayo sa una po nating topic sa ating second tranche update. Bakit nga ba na-delayed? Okay, ayon po sa ibang mga reports is na-delayed po dahil po sa mga checking and validation of reports. Chinag din po nila yung mga posibleng mga doble na mga assistance. At saka nag-check din po sila sa mga qualified na hindi napasama at sa mga unqualified o yung mga hindi qualified subalit napasama. So kasama po sila sa mga tatanggalin dapat doon sa listahan. Kaya na-delayed po siya kasi sa mga checking na to. Doon naman po sa mga validation po, isa na-delayed po siya kasi po yung iba pong mga local government units po ay delayed na nag-submit ng mga reports patungkol po sa unang tranche. Yung ating mga local government units, yung mga LGU, gaya ng barangay, ay na-delayed po ng pagpapasa ng mga reports sa DSWD, kaya delayed din po yung checking or validation ng mga reports. Ito. Okay, so kung mapapansin niya po natin dito kung bakit delayed, kasi kailangan na kumpleto muna ang validation. Okay? So ang ating pong ginagawa dito is ayon lamang sa mga trustworthy na mga sources po natin ang ating pong pinag-uusapan dito. Halimbawa ito gaya sa inquiry.net, mag-release po ng SAP dapat, subalit kailangan muna makompleto yung validation ng first tranche. So yun, kaya nadidelay po tayo. Pangalawa, kaya ito'y warning po sa mga hindi qualified, no? So may oras po na baka kayo ang ma-spot check ng DSWD, magingan po kayo. Para naman sa mga qualified, meron po akong tip sa inyo mamaya. Kung kayo ay qualified, hindi nakasama, kasama po yan sa pag-uusapan ninyo, kaya don't leave po, panoorin nyo po to hanggang sa dulo. Okay, bakit nga ba delayed ito? Sa pangalawang reasons, ito yung mga tingin ko lamang po at saka akin na research. Bakit nga ba na delayed? Pangalawa, security measure po ng lahat, ng beneficiary, ng mga tauhan ng police, PNP, yung armed forces, and of course, kasama ng mga tauhan ng DSWD. Meron po ditong report na, ang sabi po dito sa report, ito, kailangan na lang ng finishing touches at kasama din sa bakit sa isang mga pinaghahandaan ay during the first tranche, mayroong SAP workers na infected at saka 19 underwent self-quarantine. So, we have to take into consideration din yung mga kalagayan po ng ating mga kawanin ng DSWD. So isa yun sa mga reason kung bakit siguro na-delay sapagkat pinaghahanda ng DSWD yung kanilang pag-distribute. Subalit may good news pa ako sa inyo mamaya, kaya patuloy lamang po kayo sa panonood dito sa ating video na to sapagkat meron po tayong mahalagang update mamaya na magbibigay po sa atin ng excitement patungkol sa SAP na to. Okay, balik po tayo. Bakit nga ba delayed is others. So marami pa mga factors. Perhaps yung distribution ng budget,
yung coordination and so on and so forth. So mabilisan lang po to. Ang sunod po na update po natin, kailan ba talaga magbibigayan? So meron pong naunang report na ang sabi po nung week ng June 2 is magbibigayan na. Tinan po natin yung report na yon. Ito po sa sabi po ni Secretary Bautista, ito po yung report ng June 2, 2020. Ang sabi po dito ni Bautista na within the week, ayan o, ninanais natin na masimulan na ang pamamahagi ng ayuda nitong linggong ito. Ito ang pinag-uusapan po dito ay second tranche. So balit, ano nang petsa po ngayon? Ngayon ay 11 na ng June, wala pa rin nagaganap na distribution ng SAP unang ayuda. So balit, pero naman pong report na ang sabi po ay report says next week starting June 15. Ang ating pong estimate kasi sabi po dito, ito po, nung June 10 po is may report po na sabi na bulk of second tranche SAP distributed by next week. Okay, so expect po natin yan. Monday is June 15, so possibly po mabigayan na sa June 15. So meron pa itong mga reports dito na posible nang magbigayan sa next week. Okay, so ito nga po is mga refunded na mga SAP aid is ibibigay din po sa mga kababayan natin na qualified sa SAP para sa second tranche. And good news po is ang second tranche po ay gagawing electronic, majority po ay electronic po ang gagawin, at expect po natin na kapag nagbigayan na po next week ay 60% agad ang mabibigyan, with marami agad po ang mabibigyan sa beneficiary ng SAP sa second tranche. So napakahalaga po nito. So dapat po ay may mga ginawa na po kayo kung kayo po ay qualified sa SAP second tranche. Okay. Kailan ba magbibigayan? So yun, June 2 pero hindi natuloy. So meron na po tayong ulit report na June 15 magsisimula or next week. So June 15 is, I assume, Monday. So bali sabi naman po ni Roque na sa isang report na kahit na ang Bayanihan Act na to, wala pong problema sapagkat magtutuloy-tuloy po ang bigaya kung sakasakali hindi mag-materialize. Tuloy po tayo. Pangatlong topic, sino-sino nga ba ang mabibigyan o yung mga makakasama? Unang-una po mabibigyan is yung mga additional 5 million. Ito po yung mga waitlisted o mga left behind. Ito po yung mga qualified po dapat, subalit hindi napasama sa second tranche. So ngayon po, pag nabigyan po sila, sila po yung mabibigyan at kasama po sila doon sa mabibigyan, at doble na po ang bibigyan sa kanila. So ibig sabihin, first tranche and second tranche. So kung dapat siyang tumanggap ng 4,000 ng 8,000, makakatanggap po siya ng 16,000. Kung 6,500 po yan, makakatanggap po siya ng 13,000 for this second tranche, sapagkat dodoblehin na po yung ibibigay sa kanya. Okay? So kung ikaw ay hindi po napasama nung unang tranche, sabalit tingin mo qualified ka. So baka mapasama ka dito sa additional na 5 million na idadagdag. At meron kang dapat gawin. Okay, kung wala ka pang ginagawa ngayon at tingin mo qualified ka, meron kang dapat gawin, kaibigan, kababayan, aking kakuya. So meron kang dapat na gawin. Panoorin mo yan mamaya at igagay po kita kung paano ang dapat gawin. At ang sabi po dito, ang sabi ng reports is ito po yung mga posible, no? Yung mga target na makasama, Central Luzon except Aurora Province, NCR or National Capital Region, Calabarzon, of course kasama na yung Cavite na napakarami po yung mga beneficiary, Benguet, Pangasinan, Iloilo at ang Cebu Province, no? Kasama rin po sila, Bacolod City, Davao City, Albay Province, Zamboanga City, sila po yung mga kasama. Nagkaroon po ng report nung una na yung mga naka-under lamang po ng ECQ or MECQ yung mabibigyan. So balit, marami po sa mga area na to is naka-GCQ na po ngayon. So we don't know what are their qualifications na sinunod, ano yung kanilang mga guidelines na sinunod para mabigyan yung ibang mga areas na ito. So balit, I believe na meron silang sinunod na isang matibay na patakaran. Okay, sa mga, ito po yung mga areas na makakasama. Tingnan po natin yung report ng isang mapagkakatiwalaan po nating source. Okay? Ito po ang sabi po ng balita. Ang mga mapapasama po sa second tranche, ito. Okay? The areas covered by the second tranche will be based on EO 112 noong May 1. These areas includes, no? These areas include
ito na yon, Central Luzon. Ito po ay galing po mismo sa gov.ph. Okay, so sa PNA po mismo to, sa government po natin mismo to nagsimula. Ito po yung mga areas na kasama. Of course, sinabi ko nga po dito kanina, yung 3.5, ito po yung 3.5. Ito po yung mga kasama dapat sa 5 million na mga additional. Ayan po. This 3.5 were among the 5 million additional low-income families approved by the president to avail the financial assistance program. Okay, so sila po yung kasama at itong mga areas na to. Again, sila yung magkasama at ang mga areas na to. Okay. So yun, kung ang area mo ay wala dito, so makipag-ungayan po kayo sa inyong DSWD, local na DSWD, at saka yung LGU kung bakit hindi po kayo kasama. And of course, everything can be talk naman eh. So, pwede kayo makipag-usap kung bakit kayo hindi kasama. So good news po sa mga tao, sa mga beneficiary na nasa lugar na to, sapagkat ito yung more or less malaking percentage na makasama sa second tranche. Congratulations sa inyo lahat. Okay, last topic po natin, sub second tranche update. Ano ang dapat na gawin? Ito yung napaka-importante. Kung ikaw po ay kasama sa mga expected na 5 million, kung tingin mo kasama ka doon sa mga left behind or waitlisted o yung mga karapat-dapat, subalit hindi ka nakasama, nabigyan ng unang tranche, ano ang dapat mong gawin? Dapat ngayon pa lang, or dapat tapos ka na, or kung hindi pa ma'am, ngayon pa lang, magkipag-ugnayan ka na sa inyong barangay, o di kaya sa LGU, o di kaya sa local DSWD, at inform din na dapat kasama ka and bring anything, any proof na pwede mong ipakita sa kanila na qualified ka talaga. Okay? So, ito muna, ibigay mo na, i-push mo na, isugod mo na, sugurin mo na yung barangay ninyo. Patunayan mo sa kanila na karapat-dapat ka bigyan ng ayuda. And, kung ikaw naman po ay nakasama sa unang tranche at kasama ka ngayon sa second tranche expected mo, ito po ay dapat nakaregister ka na po sa reliefagad.ph. Ito po yon. Dapat nakaregister ka na po dito. So, i-check mo po sapagkat sa description po, meron po akong tutorial kung paano ka po mag-register dito. Okay? So, kung ikaw ay nakasama ng unang trans at kasama ka dito sa mga dapat bibigyan sa second trans, ito sa mga area na ito, balikan natin, yan. Dapat ngayon pa lang nakapag-register ka na po sa reliefagad.ph. Okay? So, makipag-unayan po sa inyong lokal na lugar kung kayo po ay dapat nakapag-register na. Tingin nyo po sa description, ipopost ko po dito. Andito po yung ginawa ko pong tutorial yan. Ito, mga relief agad registration. So kung mapapansin nyo po sa akin mga videos, meron po akong ginawang relief agad registration. Dito, andito, andito. Step by step. Ayan. Ito po. Hello and welcome po. Ayan. So ito po ay DSWD Relief Agad step by step registration. Okay, so I really want na maging ayos po yung inyo pong proseso. No, kaya may mga tutorial po akong mga ginawa. Okay, so yon, dapat nakapag-register ka na sa reliefagad.ph. And dapat active ang mga payment mode mo na gagamitin. Halimbawa, GCash mo, dapat active pa yan. Ang bank account mo, dapat active pa yan. Hindi yan dormant, hindi ka magka-problema. Dapat yung Paymaya mo active pa. And please, sa pag-register po, give an extra super duper care sapagkat isang pagkakamali mo lang, maaari magkaroon ng problema. And take note, wala pong edit. Kapag naisubmit mo na po, that's it. Okay, so kung nag-register ka naman po sa tutorial sa reliefagad.ph, meron din po akong dyan ibinigay na update. Ano ang gagawin kung halimbawa nag-error? Ito po. Halimbawa nag-error. Ito po. Meron din po ako dito kung tutorial or video kung ano po ang dapat na gawin. Okay? So yun. And wala dito. Hindi ko na isulat dito. Ay, isa pa. I-monitor mo ang announcement sa local na pamahalaan ninyo. Okay, so may mga announcement po dyan kung ano ang, baka meron po kasi hindi applicable na payment method. So i-monitor mo sa inyong local na pamahalaan, sa DSWD sa inyong pamahalaan, kung ano ang mga
dapat pang gawin kung ikaw ay kasama sa second tranche na to. Okay, so hindi ko pa nasulat dito. From time to time din, monitor nyo rin po itong website na to. sap.dsw.gov.ph. Ayan, so medyo mahina lang po yung loading ng site na to, pero try to visit their website from time to time. Anyway, meron po akong tutorial dito kung ano doon ba yung pangalan mo. Ito po, may tutorial po ko dito kung paano po gamitin yung ayan po, listahan ng mga beneficiary. So yan po, medyo mahina yung ano nila, medyo nag-load yung kanilang website. But anyway, that's sap.dsw.gov.ph, sap.dsw.gov.ph. So sa akin pong tutorial ito, pinakita ko po kung paano po mag-search. Ayan mga kaibigan, so ayan, kung paano po mag-search sa inyong lugar, kung andiyan po ba kayo, paano po mag-search kung kasama kayo sa mga listahan ng mga beneficiary. So from time to time, check their website po. Yun nga lang, ayan, nag-load na, ito na po yun. So nag-load na po, so yung province, halimbawa yung Cavite, municipality, Imus, barangay, mag-check ka. Kaso po, ayon po sa report dito, marami pa pong mga areas ang hindi pa po nakapag-submit. So check lang po natin, buong Imus na lang po, category, for fees, non-purpose, check na lang po natin research, sample lamang po to. So balit medyo nag-loading pa po sila, tingnan po natin. Anyway, so ganun talaga, minsan yung kanilang website, mahina talaga, medyo mabagal. So yun po ang ating dapat gawin sa sub-second trans update po natin. Anong dapat gawin? Very important, kung hindi ka po kasama sa unang trans, sabalit tingin mo qualified ka, makipag-ugnayan na sa iyong barangay kasi meron pa pong additional na 5 million ng mga beneficiary na bibigyan po yung mga tinatawag ng mga left behind or yung mga waitlisted po natin, yung mga karapat-dapat. Kung ikaw naman po ay kasama sa second tranche at kasama ka rin ng unang tranche, dapat ngayon pa lang is nakapag-register ka na sa relief.ph and dapat active yung mga payment method at dapat monitor mo yung announcement sa local government po ninyo and dapat from time to time select nyo rin po ito, walang lumabas yung sap.dsw.gov.ph. So shout out po sa mga nag-comment po sa ating unang pong mga videos po. So salamat po sa inyong panunood sa aking website, sa aking pong page, sa aking pong YouTube. Kung meron po kayong mga kailangan, comment lamang po kayo and I will try my very best to reply as soon as possible. So thank you for watching po. And by the way, don't forget po, pwede nyo rin pong dalawin yung aking pong Kuya Berto Facebook page. Pwede rin po kayo dito mag-message sa akin. So mas madali nyo po akong mag-reach dito. Just like po yung ating pong page na to. And thank you for watching again. Don't forget to subscribe and hit that bell notification. God bless everyone. And Kuya Berto po muli nagsasabi. And God loves you. Bye-bye.